Parokya ni San Agustin ay makikita sa bayan ng Mendez na siyang dating baryo ng bayan ng Indang. Ang parokya ay naitatag at itinalagang isang simbahang katoliko noong 24 ng Pebrero taong 1881 na siyang pinangasiwaan ng cura paroko na si Reverend Father Pascual Roque. Sa parokya ni San Agustin ang unang kasal, binyag at libing noong 2 ng Mayo, 23 ng Marso at 19 ng Marso taong 1881. Sa parokya ito matatagpuan ang iba't ibang kagamitang pangsimbahan na siyang naipunda ng iba't ibang pari at mamamayan ng Mendez. Sa paglipas ng panahon, marami ang nagbago at mas lalong lumawak ang komunidad ng parokya at nabuo ang iba't ibang kapisanang pangsimbahan. Dalawamput-walo ng Agosto, taong 1881, nagsimula ang araw na ito sa hudyat ng kampana sa madaling araw na nangangahulugan 100 taon na si San Agustin sa parokya. Sa pagdaraos ng 140 taon ng parokya, ang mga kaganapan noon na siyang naging tradisyon ng maraming disenyo na nagpapakita ng pananalig at pagmamahal kay San Agustin ay naisasabuhay sa ngayon at patuloy na pinagyayaman at pinahahalagahan para sa kinabukasan. Thank you.
Hello at magandang umaga sa inyo lahat. Happy 140th founding anniversary sa parokya ng San Agustin sa Mendez, Nuñez, Cavite. Alam kong nakakapanibago ang ganitong klaseng selebrasyon. Pero sana, kahit na physical distance tayo ngayon dahil sa pandemya, hindi nababawasan ang halaga ng araw na ito. Lalong nagiging malinaw ang mga patunay ng lalim ng pagmamahal natin para sa isa't isa at ng tibay ng inyong samahan bilang isang komunidad. Dahil gaya ng inyong tema ngayong araw, mas matatag tayo kung sama-sama. Nakatahi na sa kasaysayan ng bawat Pilipino itong diwa ng pagtutulungan. At lumilitaw ito lalo ngayong panahon ng pandemya. Napakaraming ordinaryong mamamayan ang nagbigay ng kanilang sarili at nag-volunteer. Mapalad din kami na maraming nakikiisa para makapaghatid ng PPE sets, food packs at medical supplies para sa mga nangangailangan, lalong-lalo na sa mga medical frontliners. Napakarami rin mga grupo at individual ang nakikipagbayanihan sa atin para matugunan ang pangangailangan sa pag-adjust sa online learning. Many even offering their services pro bono para maitawid ang pag-aaral ng kabataan natin ngayon. Truly, we respond to the worst of times with the best in ourselves. At ito rin ang tawag sa atin ng Panginoon, ang magbukas palad at abutin ang ating kapwa at mga nangangailangan. Your parish has been a place of community for the people of Cavite for over a century. It has remained steadfast amidst change and continues to be a source of stability and charity despite many challenges. COVID-19 is our greatest challenge yet. As people look to the church for hope and guidance, buo ang paniniwala ko that you will rise to the occasion and bring Christ's message of hope and love to all. Malaki ang hamon ng ating panahon, pero palaging mas malaki ang pagkakataon. Pagkakataong makilahok, makatulong, makiambag. Pagkakataong ipakita na bitbit natin ang ating kapwa at walang puwang ang pagkakanya-kanya. Sama-sama ang pagsulong dahil itinuturo natin kapatid ang bawat isa. Maraming salamat, patuloy tayo magkapit-bisig tungo sa isang mas makataong bayan para sa lahat. Hello po, binabati ko po kayo mga minamahal na kapatid at parishioners ng St. Augustine Parish sa Mendez, Nuñez, Cavite. Salamat sa Diyos, 140 years na po ang ating parokya. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil dyan ako unang na-assign bilang batang pari. Naging bahagi po kayo sa aking paglago bilang tao at bilang pari. At sana naman po, kahit papaano, kami ay nakapag-ambag naman sa paglago rin ninyo at ng ating sambayanan. Salamat kay Father Alan at sa lahat po ng mga dakilang pari, madre at lay people na naging bahagi ng ating parokya this past 140 years. Pagdasal po natin ang isa't isa. God bless you po. Dito ipinakita sa bagong tipan ang isang napakagandang mukha ng Diyos, na ang Diyos ay umaabot, inaabot ang mga taong tinalikuran ng lipunan. Kung ang lipunan walang tolerance para manatili, makilakbay, sama ng mga taong ganito, hindi ganun ang Diyos. Mga kapatid, sa awat biyaya ng Diyos na nagtuguyan sa ating sambayanan tungkol sa kaganapan ng kanyang kalooban, pagbalating pinasasilayan ang sibig na ito bilang bahagi ng pagdiriwang natin ay 134 taon ng paghahanap tayo bilang isang parokya. Naway sa pagitan ng mga nilalaman ng sibig na ito, mapukaw ang ating mga kalooban sa yaman at lalim ng ating kasaysayan bilang isang kawan ng pananampalataya.
Katulad ng mga ginawang pagsumikap ng ating mga ninuno, pagtibay, nanuoy, munti at umalag sa bayanan, matutunan nawa natin tumugon sa hamon ng ating pananampalataya. Kakasalukuyan at magtulong-tulong bilang isang parokyang nagmamahalan at nagdagabayan at bigyang kaganapan ng pangarap ng Diyos para sa ating parokya. Nawa itong ika-140th anniversary ng ating parokya, lahat tayo, ang puso at isip natin, maging katulad ni Jesus. Reaching out to all, especially yung mga pinatalikuran ng lipunan.